Masay sa paa ay isang simpleng paraan para sa malusog na katawan. Kabilang na dito ay ang pagpamasay sa paa bago matulog. Narito ang ilan sa mga benepisyo ng mga pagmamasahe ng paa. Una, nakakatulong maging maayos ang kondisyon ng iyong mental health. Araw-araw na pagmamasahe sa paa ay nakakatulong sa pagpapanatili upang maging balanse ang iyong psychological health dahil ito ay napatunayan na nakapagbibigay ng emotional comfort tulad ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Ayon sa pag-aaral, ang 5 minutes na masahe sa iyong mga paa ay nakakatulong din na mabawasan ang level ng iyong stress. Number 2, ito ay nagsisilbing natural pain reliever. Ang ganitong gawain hindi lamang nakakatulong para mabawasan ang sakit na meron sa paligid ng mga paa, kundi pati na rin ang sakit na nararamdaman sa ibang parte ng katawan. Napatunayan ito na nakakatulong sa mga taong galing sa operasyon. Dahil may kakayahan, ito ang magbigay ng ginhawa. Number 3, ito ay nagbibigay ng ginhawa mula sa mga simptomas ng cancer at mga side effects ng chemotherapy. Ito ay nakakatulong sa pasyente na may cancer dahil bukod sa nababawasan ang sakit na naramdaman nila, naalis din ito ang pagsakit ng kanilang ulo. Nakakatulong din ito sa mas maging maayos ang paghinga at pagpapataas nito sa level ng kanilang enerhiya. Number 4, natutulungan nito ang taong may hypertension o may mataas na alta presyon ng dugo. Sinasabi sa isang studies na ang pagkakaroon ng systolic blood pressure at high triglyceride levels ay maring magbalik sa normal sa pamamagitan ng pagmamasahe sa kamay at paa. Napatunayan din na epektibo ito sa taong may hypertension pagdating sa pagpapababa ng kanilang blood pressure. Number 5, ito ay nagbibigay ng ginhawa sa babaeng nakakaranas ng mga PMS. Maraming epekto na nakapagpapatunay na ang pagmamasahe sa paa ay nakakatulong upang mabawasan ang sakit na nararamdaman ng mga kababaihan mula sa pananakit ng kanilang puson at pagbabago ng mood. Number 6, ito ay nakakatulong para sa mga may namamagang mga paa. Ang pamamaga ng paa ay masasabing normal minsan, lalo na kung ikaw ay ito, ngunit ito ay maaaring simptomas ng pagkakaroon ng sakit sa atay at bato o kaya naman ay heart failure. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, may kakayahan ang pagmamasahe sa paa na unti-unti ang pananakit nito. Please share this video para malaman ng iba. Ito man po ang full body partner massage. So, una po, lagyan natin ang oil sa likod. Ito po ay pagmamasahe sa baywang. Sa full body massage po, may mga iba't ibang klase. Ito ay deep tissue massage or touch massage. Usually sa back massage ay dinidiinan po talaga. Kailangan po magkaroon yan ng pressure para mas maramdaman ng iyong minamasahe ang pressure sa kaniyang likod. Next is neck massage. So, wag lang pong diinan masyado dito sa parte ng neck massage kasi may mga ugat dyan na sensitive. So, dito po sa pagitan ng ating shoulder, kailangan pong diinan po yan para matanggal po yung mga stress. So, lagyan din po ng pressure ng about 5 seconds. Hagod-hagod lang po dito sa parte ng ating neck kasi po may mga sensitive na ugat dyan. Next is the leg massage. So dito po sa back ng ating paa, sa muscle,
kailangan po natin i-massage yan kasi nagkakaroon po ng mga ugat na nagka-cramps po. Yan minsan po sa dahil sa ating stress sa paglalakad all day or nakaupo all day. Next is foot massage. So sa ankle po, kailangan pong imasahe po natin doon po sa ankle ng ating mga paa. Ang pagmamasahe sa paa ay napakaganda po at nakakaginhawa ng pakiramdam, lalo na pag ikaw ay pagod sa trabaho. At sa mga taong nagtatrabaho sa field na nakatayo or naglalakad buong maghapon. At sa bawat press or bawat masahe sa paa ay sumisimbolo po sa lahat ng ating mga organ sa katawan. Next is palm massage. So kailangan din pong imasahe yung ating mga palms, yung ating mga kamay. Dahil nakakatulong din po ito upang sa ganun ay guminhawa po yung ating pakiramdam. Maging po ang mga fingers natin, kailangan din po yan imasahe. And lagyan po ng pressure sa pagitan po ng ating thumbs. Then, need po natin i-rotate clockwise and anti-clockwise. Next one is sa likod naman, tsaka shoulder. Ito po ay isang simpleng full body massage lang po, just to relax the body. So, pwede rin pong imasahe yung ating ulo, pwede imasahe yung ating face, para po gumaan yung ating pakiramdam. Pwede rin po natin imasahe yung ating mga tenga. So, siguro first time yung marinig na din po na imasahe yung ating mga tenga. Pero it is true ho na malaki po ang maibibigay na benefits sa ating katawan if imasahe din po natin yung ating mga tenga. Lagyan ng pressure sa ulo, maging sa pagitan ng ating mga mata, sa ating eyebrow, then imasahe doon po sa temple area ng ating mga ulo
upang sa ganun ay guminhawa po yung ating tired eyes. Then, 6 things your hands can tell about your health. Una-una po ang red palms.